Okay, welcome back ulit mga bro sa aking channel. At bali mayroon na naman tayong gagawing isang Bluetooth speaker dito mga bro. Bali hindi na nasabi mga bro ng may-ari kung ano ang problema ng Bluetooth speaker na ito. Okay, so testingin natin. Dahil nung hinatid dito sa bahay ay wala ako mga bro. O hindi ko natanong sa may-ari kung ano yung kanyang naging sira. Okay, testingin natin mga bro kung ano yung naging problema ng Bluetooth speaker na ito. Ayan, susubukan natin i-on ngayon. Ayan, so bali wala siyang power mga bro. Baka nalubat yung kanyang battery. Susubukan naman natin i-charge ngayon mga bro. Kung magpa-power siya kapag i-charge natin. Okay, so kunin natin yung charger natin. So, bali ito yung charger natin mga bro. Subukan natin isaksak sa ating kuryente. Ayan. Okay, so subukan natin i-charge ngayon. Ayan. So, wala. Hindi umilaw yung kanyang kuwan mga bro. Yung power indicator na kulay red dito. Oh. Wala oh. Ayan. Wala. So, bali yung gagawin natin mga bro na Bluetooth speaker ay ganun din sa nakaraang video natin ito. Halos parehas sila. Ayan. So, parehas din sila ng model. Ayan o. HTM8283. Yung kanyang model. Okay. So, tanggalin muna natin yung ating charger at bubuksan natin. Titignan natin kung ano yung naging problema. So, panoorin nyo lang mga bro hanggang dulo na naman para magkaroon na naman kayo ng mas mainam na idea sa video ito patungkol sa pagdadirect mga bro. Okay, so buksan natin mga bro. Ayan, so natanggal na natin mga bro yung kanya mga screw. So tanggalin na natin itong pinaka main board nya. Ayan. So, ang unang gagawin natin, i-check natin kung mayroon pang laman yung kanyang battery. So, set natin sa DC mga bro. Ayan. Check natin yung kanyang battery kung mayroon pa siyang laman. So, mababa na mga bro yung laman ng kanyang battery, oh. You know? Meron siyang 2.8. Hindi niya kayang paandarin. Ayan. Dating gawin mga bro, tatanggalin natin itong pinakasakit ng kanyang battery at ilalagay natin yung kanyang charger. Kung pumapasok ba dito yung voltage ng ating charger. Okay, so ilagay natin yung kuwan natin. Pinaka-cord ng charger natin. So, isalpak natin sa kuwan natin. Pinaka-charging port natin. So, baliktad pala. Ingat lang mga bro sa pagsalpak. Baka baliktad nyo, masira. Ayan, buo pa naman yung kanyang ano, charging pin. Okay. Bali, check natin. Natin mga bro kung ano. Nako po. 00 mga bro. Walang pumapasok dito na boltahe yung ating charger dito sa may sakit ng battery. Hindi nakakarating dito yung boltahe ng ating battery. Ayan. Tapos check natin. Pares na pares sila mga bro yung kana yung ni-repair natin nung nakaraan. Ayan. So bali mayroong 5 volt. So ganon din mga bro dun sa unang repair natin na Bluetooth speaker. Ganon din yung nangyari oh. Ayan. Kung dito sa gawig dito
Ayan, meron siya. Ayan o. Pagdating dito sa may ano, sa may battery, o, 0.011 lang. Bali, wala nang ibinubuga yung natin, charging IC natin, papuntang battery. Ayan. So, dito mga bro, sa pinaka-kwa natin, yung mga ganitong Bluetooth speaker mga bro, minsan, yung halimbawa 7.4 yung kanyang supply, bali mayroon siyang DC-DC converter. Bali, kumbaga 5 volt yung kanyang supply ng kanyang ano, ng charger. Tapos kinukonvert niya sa 7.4 o 7 volt yung DC-DC converter niya na mga ito. Yan, so para makasigurado tayo ay bubuksan natin yung kanyang battery. Titignan natin kung ilan yung voltay ng kanyang battery. Kung naka-parallel ba o naka-series. Okay, so buksan natin mga bro itong kwa natin. Bluetooth speaker natin. Bibiyakin natin itong kanyang bahay para ano, makita natin yung kanyang battery. Yung bali yung kanyang battery mga bro ay nandun sa loob. Titignan muna natin bago natin siya idadirect. Baka mamaya 7.4 pala. Bali yung charger natin ay 5 volt lang. Hindi match kapag ganun. Okay, tignan muna natin mga bro. Bibiyakin ko muna ito. Okay, bali nabiyak na natin mga bro. Ayan, ito na yung kanyang battery oh. Ayan. So bali ang kanyang battery pala mga bro ay 3.7. Ayan, 3.7 oh. Naka-parallel lang siya mga bro, hindi siya naka-series. Ayan, pwede lang natin kung ito i-direct sa ano. Pero ituturo ko sa inyo mga bro kung ano yung mas the best na pag-direct sa battery na hindi na overcharge. Saka mas magandang diskarte ito mga bro kapag pinanood nyo hanggang dulo. Okay? So, ayan. Bali, ang kailangan dito mga bro ay charger na yung kwan. Pinaka-charger ng headlight yun ang pinaka mas magandang gamiting pag-direct. Yan, dahil kwan yun, nag-automatic na kwan yun, nag-shut off mga bro, hindi na niya kakargaan kapag full charge na yung battery ng Bluetooth speaker nyo. Ayan. So, i-list muna natin mga bro yung Bluetooth natin at ipapakita ko, ipapaliwanag ko muna sa inyo mga bro yung gagamitin nating pinaka-charger. Ano. Ayan, list muna natin. So, dako tayo dito sa ating ano. Ayan, pinaka ano. At kukunin natin yung pinaka charger natin. Okay, ito mga bro. Bali, ang gagamitin nga pala natin charger mga bro ay pinaka charger ng headlight. Yung kumbaga nagcha-charge siya ay naka kulay red. At kung ma-full charge na siya ay naka kulay green. So, isasample natin mga bro. Ito itong headlight natin na ito ay medyo lubat na rin ito. So ganyan. Ayan. Halimbawa, i-kunin niyo ito mga bro, ilipat natin yung soldering iron natin. Ito. Halimbawa mga bro, pagka sinaksak niyo ito, magkukulay green 'yan. Ayun, nagkulay green siya oh. Ayan, tapos kapag ano, nag-charge na ganyan, kulay red. Ayun oh. Nakita nyo, ayan, nakakulay red siya. So, ganyan mga bro, ang ibig kong sabihin dun sa Bluetooth speaker natin, yan, direct yan. Kahit ito sa, ano, sa headlight na ito, naka-direct siya. Yan. So, ganyan ang mangyayari. Dahil pares din lang ng, kung ito mga bro, battery ng Bluetooth speaker, yung battery ng headlight na ito, pares na 3.7 volt. O 18650 mga bro, ayan, ganyan. So, halimbawa, ganyan mga bro, nagcha-charge na kulay red. Kung halimbawa, ma-pull na itong plus light nyo, magiging green ito. Ganon din sa Bluetooth speaker nyan, mga bro. Okay? So, yan yung sinasabi kong isasample natin, mga bro. So, tanggalin na natin at ito yung gagamitin nating pang-convert dun sa ano Bluetooth speaker natin. Ito yung mas the best. Kasi yung nauna nating video, okay din yun. Pang-ultimatum din yun. Pero kung meron naman kayong ganito, okay, mas okay. At kung halimbawa wala kayong ganito, pwede rin yung discarding ganun, okay? So, ito na yung gagamitin natin pang convert sa ano, Bluetooth speaker natin na re-repairin. So, ito. Tanggalin na natin yung headlight.
Okay, bali ang mangyayari mga bro ay bubuksan natin itong pinakakuha natin at tatanggalin natin ito. Papalitan natin ng pinaka-wire na ganito lang siya. At ihinang natin dito. Okay, tanggalin natin. Ayan. Okay, so tanggalin natin ito mga bro. Ganyan gawin nyo mga bro, pag may ganito kayong charger, yung pinaka charger ng kwan nyo, headlight, pwedeng pwede yan. Okay, tanggalin natin. Ito yung ating positive. Ito yung ating negative. Ayan. So, tanggalan natin. Okay, tandaan nyo lang mga bro, baka makalimutan nyo kung alin dyan yung positive at negative. So, bali ito yung core natin mga bro. Bali, maikli lang yung gagamitin natin para ma-demo lang natin sa inyo kung paano yung gagawin nyo. Okay, so applyan natin mga bro ng kwan muna. Soldering lead. Para madali natin may pakapit dun sa kwan natin. Okay, bali na-apply na natin mga bro, ayan. Ihinang na natin dito sa pinaka-charger natin. So, bali ang kulay ng kwan natin mga bro ay gray saka white. Bali ang magiging positive natin ay yung kulay gray. Ayan yung kulay abo. Magiging ground natin yung kulay white. Okay? So, ihinang natin doon sa charger natin. So, apply natin tong pinaka-charger natin. So, bali, hinangin natin yung kulay gray natin. Yun yung ating positive. Ayan. Tapos, yung ating negative. Okay. So, magandang discarding ito mga bro. Meron ka ng charger. Meron ka pang pinaka power supply. Double purpose ito mga bro. So marami lang ganito mga klaseng charger mga bro. Yung ganitong klaseng charger marami lang ganito. Bali itong lalagay kasi natin mga bro ay may pinaka adapter. Bali tatlo itong pinaka ano niya, paa niya. Okay. So lagay natin adapter natin. Yan, tapos subukan natin isaksak. Magi-green. Ayun. Okay. So itis naman natin ngayon kung so, i-confirm natin kung kwan, alin dyan yung positive. So, bali ang positive natin mga bro ay yung kulay gray. Meron tayong 4.2. Okay, so, i-convert na natin sa kwan natin. Tagalin muna natin sa ano. Saksakan. So ilagay na natin yung kwan natin, Bluetooth natin. Ayan. So ang mangyayari mga bro, babalatan natin ito. Pinaka-wire niya. Okay, bali nabalatan na natin mga bro. So apply natin ng hinang. Yan. Tapos yung positive natin. Okay. Tapos i-direct na natin ito mga bro. Pinaka-charger natin. Yan. So ilagay natin yung kulay green natin, yung pinaka-positive sa kulay red. So alanganin na yung panghinang natin mga bro.
Nauhugot na yung kwan mga bro, yung panghinang natin oh. So ilagay naman natin yung pinaka negative natin. Ayan. So ayan mga bro. Okay. So bali kuha na natin, lagay na natin dun sa pinakasakit ng battery natin papuntang Bluetooth natin. Ayun, nalaglag pa. Okay. The Bluetooth device is ready to pair. Uy, nagkarga siya. Ah, nalubat. Nalubat din lang mga bro. Subukan natin i-ikon ngayon. I-charge. So, patay muna natin yung kanyang volume. Subukan natin i-charge ngayon mga bro. Kunin natin yung ating saksakan. Bali, ito yung ating saksakan. Subukan natin i-charge ngayon. Dapat ito mga bro, magkukulay red ito. Nagkulay green siya, nasupplyan siya ng battery. Ayan o. Okay, nagkulay red. Ayan o. Nagkulay red siya. So, pag na-direct nyo na mga bro, kayo nang balang ni Miskarte kung saan nyo papadaanin yung kwan. Sa akin, maglalagay ako ng ano, pinaka-papasuin ko na lang dito, doon ko na lang ipapalusot yan. Susubukan natin mga bro. Note mga bro, kapag na-pull na yung battery nyo, magkukulay green ito ano. Okay, susubukan natin kung tuloy-tuloy yung kanyang andar. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, so ayos ha. Ayos. Susubukan natin kung ngayon patagalin. Pero ito mga bro, lagyan nyo ng tape para hindi mag-ground ano. Yung hininang ano. Yan o. Okay. So ayos, so hindi na siya matayo. Diri-diritso na siya o. So i-charge muna natin. So ganyan lang ka simple mga bro yung tips ko sa inyo. Yung sinasabi kong mas pinakadabis na pag-direct sa ano, ganyan, yung ganitong klaseng charger. Yung charger ng ganitong headlight. So, aprobado yan mga bro. Legit yan 100%. Hindi kayo magsisisi dyan. Okay. So, ayan. Okay na yan mga bro. Yan. So, bali ako nang bahala magbalik dyan mga bro. At napakaligit itong kuna ito. Legit na legit. Yung diskarte natin na ito. Okay, so paano mga bro, hanggang dito na naman muli at sana ay nagkaroon na naman kayo ng mas pinakadabis na idea para sa pag-direct sa battery ng charger sa Bluetooth speaker. Okay, so ayos na naman mga bro.